So, ayun na nga, sa gameplay na ito, halos ihagis ko na yung cellphone ko habang naglalaro ako. Eh di syempre, umpisa pa lang, kanya-kanyang show na ng mga heroes na gagamitin para makapag-adjust na ang bawat isa. Kung mapapansin nyo, nakashow ng listless si S1, pero hindi ko alam kung anong problema niya, bakit biglang nagbago ang utak niya at pinalitan niya ng Hanabishi yung pinapakita niya. Pero si S5 na nigurado na siya ang magiging marksman, kaya ibinan niya si listless just in case na magbago ang isip ni S1. Eddie peeking pa lang, kitang-kita nyo na ang mangyayari. Dalawang marksman ang nakashow. Diyos ko po, peeking pa lang, kinakabahan na ako. Sa lagay ni S1, siya yung tipo nang hindi magpaparaya ng role. Kaya sinadjust ko na lang si Bunana at nananalangin ako na sana piliin niya dahil nandun naman sa tatlong heroes na ginagamit niya. Yes, mukhang bumalik na yung tornillo ni S1 sa utak at pinili niya si Bunana. Magandang gawain yan, ipagpatuloy mo lang yan ha. Nagbe-debate yung mga brain cells ko kung si Powder ba talaga dapat ang piliin ko, kasi kung mapapansin niyo, ang lalambot na agad nung napili naming hero. Pwede akong mag-tank, pero bakit ko gagawin yon? Ano, ipapabugbog ko yung sarili ko? Kaya naman nag-decision ako na si Rafaela na lang ang pipiliin ko para healing for everyone. Eh di meron ng marksman, meron ng mage, meron ng support. At ang kailangan namin, fighter sana, tsaka makunat na core. Pero nag-kime si S5 at si S4 nagliliyapak. Eh di, eto nga yung kinalabasan ng aming lineup. Tissue paper lineup versus mambabalagbag lineup. Kung magbibigay ako ng percentage, gaano kataas ang chance naming manalo from 1 to 100? 0.01%. O diba, dinaig pa namin yung germs. I tried so hard and got so far, but it doesn't even too far to see, but it doesn't even. 5 minuto na nakakalimus, pero ang grupo namin wala pa rin nag-i-score kahit isa. Pero ito na yata ang simula ng aming pagbago sa kahirapan. Napatay namin si Girl Pana, isisagun na namin si Galatim, at kaya lang nakakailag-ilag pa siya. Si Bunana namang maging pag-asa sa aking mga kasama, kaya dapat lang na siya ang ating sinasama at huwag na yung iba. Akala ko, yun ang simula ng pagbago ng aming grupo at kami ay magkakaroon ng chance sa manalo. Pero kahit nakakapatay kami ng paisa-isang kalaban, mukhang sa panaginip na lang namin makakamtan ang panalo naming inaasahan. Tapos dito, talagang tuluyan ang pinanghinaan ng loob yung mga kasapi ko. Gusto na nilang sumurender. Ano ba kayo, hanggat may tore, may pag-asa? Kahit kasing laki na lamang ng garapata ang tsansa na kami ay mananalo, pinipilit pa rin namin gawin ang aming makakaya para protektahan ang aming nasasakupan. Yun nga lang ang problema, si Kimi tuloy-tuloy sa kanyang katangahan at hindi niya talaga maiiwasan. At kung mapapansin nyo sa mapa, si Maring Irritels na pagod na, hindi na siya gumagalaw, tumunganga na lang siya. O diba, ang saya, mahirap na nga yung laro, lalo pang nagpabigat yung isa. Bali, tatlo na lang kaming naniniwala na meron pa aming pag-asa na manalo sa larong ito. Panay sila pindot ng surrender button, pero kaming tatlo ay nananatiling matatag at matitibay. Mag-AFK na lang kayo, wala kaming taki sa inyo, hindi kami susuko hanggat may tore, may pag-asa at ipaglalaban namin ito. Dinidekot na ng kalaban yung bap namin at yung si Buna nung Lilia sumugod po mag-isa. Siyempre susunod ako sa kanya kasi ako yung ating nga, tapos kasama rin yung Buna ng isa pa. Yun nga lang ang problema, nahuli kaming tatlo, nahampas ng martil niya sa ulo, nakatakas kaming dalawa, pero namatay yung isa. Kumain ng panas si Batang Bunana at ang mga kalaban ay pinapasok ang salamat pare. Mawala ka respeto, may stunning to. Anong ginagawa nyo? Buti nalang nalis na ang kalawang sa utak ni Irritel at gumagalaw na siya. Kaya lang ang problema, sinasalo nila ang martilyo ni Lolita. Hindi nyo ba alam na iniilagan yan? At kung ako tatanong ninyo, huwag sana kayo palag ng palag sa kalaban. Kasi meron demonyo ayun na naglalakad sa bote. Papunta na dito sa base natin. Pag ako natira mag-isa, anong gagawin ko dito? Mangangahil ko yung hangin, ganon. Nakita kasi nagbabat ni Kimi yung virus at gusto niya pang makiagaw. Hindi lang pala yung isa, hindi lang din dalawa, kundi tatlo sila. O ayun, nawala si Lilia. Kung bakit naman kasi nagde-dekwat-dekwat ka pa ng bap, Kimi? Kahit lumuno ka pa 10 bap, di ka nalalakas pa. Tapos dito, grabe na ang mga kalaban. Harap-harapan, tinupushan kami ng torrent. Wala kaming magawa kung di titigan lang. Kahit ihil ko ng ihil, hindi nagagaling. Sana pwedeng ihil yung torrent para kahit ang vivi ng mga kasapi ko, torrent lang sapat na.
Ito ba ang kanilang pangalawang pagdidemonyo? Pero this time, level up na siya dahil namimilaw na ang demonyo na dalo-dalo nila. At yung direct nila nakatunga nga lang di na gumagalaw. Masyado niya kaming binibigyan ng partida. Eh, nakapag-dep kami. Ito naman si Lolita, si Nettie Lupa. Kunwari, hindi na lang natin nakita. Ito naman si Karate. Mayroon pa si Pasiwa pa malalaman kayo yung mura si Molina. Gusto natin mag-tower lock ng kalaban. At si Lina nakapanalan ng isa pumasok na agad sa loob ng tore. Bayani ka, girl. Bila ako tama dito ng panan ni Girl Panat, ang problema, dinaanan ako ng mga kalaban, parang invisible ako sa paningin nila. At dumating na rin kami sa punto ng aming buhay na wala na kaming tower, kahit isa yung base na lang talaga ang matitira. Pero ang mga kalaban ito, pinipilit pa rin talaga nila ang gusto nila. Hindi nyo nga pwedeng ipush ang base na ito. Ipaglalaban namin to, kahit anong mangyari. Hindi kami susuko, isisigaw mo sa mundo. Para sa'yo ang laban na to. Ito na yung mga panahon na nawalan na talaga ako ng pag-asa. Nakuha na naman nila ang ikatlong demonyo na naka-bop, na naka-level up, na naka-yellow undertone. Kaya feeling ko talaga wala ng pag-asa. Kasi pag nakalapit na yun mo na dito, ito power lock na lang nila. Wala na, finish na. Pero ginagawa ko pa rin yung mga kaya ko. Iniikot-ikot ko ang sarili ko. Tapos inistan ko si Karate Man, ayun na patay pa nila. Mabuti naman na dipang demonyo. Nabawasan kami ng isa, pero apat pa naman kaming nananatiling buhay. Kumain pa ako ng pana ni Girl Panda. Ayan, buhay pa rin naman kami. Tinatower lang pa ng kalaban. Itigil mo yan. Bigyan nyo naman ng konting space ang aming base. Gusto na talaga nila tapusin ang laro, pero ayaw nga namin sumuko. Nabawasan sila ng tatlo at apat pa rin kami nandito. Buti na lang matinuno ang utak ni Iritel at nagde-dep na siya. Tono-dep na si Iritel. Piling niya siguro may pag-asa na kaming manalo. Yee! O ano ka ngayon, Karate Man? Full of confidence ka pa. Sinabi mo, tapos na. Ano? Tapos na kayo. Kayo ang natapos, mga buhay niyong naubos. O mga marksman dyan, magsipush na kayo. Tingilan nyo na yung kaka-farm dyan. Sabi ng mga kasapi ko, pag nakuha pa doon ng kalaban ang demonyong ito, kami ay paniguradong matatalo na. Eh wala naman kami bang magagawa kasi hindi naman namin kaya makipag-contest. Pero si Bunana, pilit gumagawa ng himala ang kulit ng bata. Eto na naman tayong tatlo, makahuli ng martilyo sa ulo, pero wala siyang kasama, kaya sayang lang ang set niya. Sa sobrang overconfidence ni Karate Man, pumapalag siya sa tatlong kalaban. Dahil labuwasan sila ng isa, nagkaroon kami ng 0.5% chance na makiagaw dito sa demonyong pinaghihirapan nila. Kaya naman ako agad ang nanguna kasi ako may pinakamatigas na pagmumuka dito sa aming lima. Tapos lalayas na sana ako dito kasi walang nagde-dep ng base namin. Pero buti na lang napansin ng batang si Bunana, kaya pumunta na siya doon at hindi na ako sumama pa. Kahit naman mag-dep-dep ako doon kuno, baka ako pahatawin ng mga minion sa mukha. Wala rin ako magagawa. Wala na silang core. Pwede na namin atakin ng demonyo, pero si Kime nagbabap pa, nagbublubap pa. Kaya sabi ko, tara na dito sa demonyo, atakin na natin to. Pagkakataon na natin to, sasayangin pa ba natin to? Eh buti na lang, mabilis din magsibaka pang ating mga marksman. Tapos si Lolita, nakikialig yun aligid pa. Alam mo ba, time na namin ito para makuha ang demonyo. Kaya tigilan mo na yung mga pangarap mo. O diba, sinet mo naman ngayon yung bato. Kung maring di namin yung nakita, huwag kang mag-alala. Di ka namin dyan, Josh. Ito mga agaw ka pa. O tulog ka muna nang nakatayo. Yay! Buti na lang nakuha namin ang demonyo. Kaya maaari na kaming makahinga ng maluwag sa round na ito. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need my rings to play. I'm so confident that I'm unstoppable today. Victory!